Denver Nuggets, yamado sa Game 1 ng playoffs. Jordan Poole, gustong lagpasan si Stephen Curry. At Klay Thompson, nababahala sa kalagayan ni Steph. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag niyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. Ngayong April 17, Linggo, dito sa Pilipinas, kasado na nga dito ang Game 1 ng Golden State Warriors laban sa Denver Nuggets. At maraming ang mga fans ang umaasang magbabalik na nga dito ang two-time MVP na si Stephen Curry. Sa tatlong taon nga na hindi pagpasok ng Golden State Warriors sa playoffs, siguradong gigil na gigil nga silang manalo ng kampyonado. Ngunit patungkol nga sa pagbabalik ni Stephen Curry sa Game 1 ng playoffs, nagbigay na nga dito ng pahayag ang kanilang head coach na si Steve Kerr. Ayon nga sa head coach ng Warriors, may chance nga daw ditong makapaglaro at makapaghanda ang two-time MVP sa Game 1 laban sa Denver Nuggets. At may posibilidad nga dito na ipagpahinga na nga lang niya ang game na ito. Ibig sabihin nga lang nito ay 50-50 nga dito ang kalagayan ng two-time MVP para sa Game 1 laban sa Denver Nuggets. At kung hindi nga dito makakapaglaro si Stephen Curry, posibleng maging yamado nga dito ang Denver Nuggets sa Game 1 ng playoffs. At kung makapaglaro naman ito, siguradong magkakaroon nga dito ng restriction sa kanyang playing time upang hindi nga dito lumala ang kanyang injury. Dahil sa nakakabahalang kalagayan nga ngayon ng two-time MVP at ang Golden State Warriors, nagbigay nga din dito ng pahayag si Klay Thompson. Ayon nga dito, napakahalaga nga daw na mapasama ni Stephen Curry sa Game 1 laban sa Denver Nuggets dahil siya nga daw ang pinakamahusay at may kakayang maglaro ng point guard position sa kanilang team. At giit pa nga dito ni Klay, aminado nga siya ditong mahihirapan ang kanilang team sa Game 1 ng playoffs kung hindi nga daw dito makakapaglaro ang two-time MVP. At katulad nga ng binanggit ni Klay Thompson kay Draymond Green, si Steph nga din daw ang puso at kaluluwa ng kanilang team. Kaya naman ang tanging hiling nga dito ni Klay ay maging healthy nga dito si Stephen Curry. Samantala sa pagpasok nga ng season na to para ay Jordan Poole, nakita nga natin sa batang ito ang malaking improvement sa kanyang laruan. Kaya naman maraming ang mga fans at mga analyst ang nagsasabi na deserve nga daw nitong makuha ang most improved player of the year dahil sa laki nga daw ng improvement ng batang ito. Sa pagiging MIP candidate si Jordan Poole, nagawa nga din niyang pangunahan ng free throw percentage ngayong season. Si Jordan Poole nga dito ay nag-a-average ng 92.5% sa free throw. At sinundan naman ito ng kanyang idolo na si Stephen Curry. Nag-a-average nga dito si Steph ng 92.3% sa free throw. Sila nga ang unang mag-teammate na pinangunahan ng free throw percentage ngayong season. Kaya naman panibagong achievement na naman to para sa Golden State Warriors. At malaking kumpiyansa nga to para sa sarili ni Jordan Poole. Dahil nagawa nga niya ditong lagpasan ng kanyang idolo na si Stephen Curry. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.